kayo mga kababayan, isang maganda at mapagpalang araw ho sa atin lahat ngayong araw ho ng Biyernes. Ika-12 ho ng Abril taong kasalukuyan po mga kababayan, mga ka-analyze. Oras ay ganap na alas 11:13 na ho ng umaga dito sa Pilipinas. Pilipinas is standard time. Panibagong live, panibagong reaction, opinion, analyze na naman po ang matutunghay nyo dito sa ating YouTube channel. Walang iba ko po ang inyong lingkod host, Chris Ulo, nagbabalik! At sa mga kababayan ho nating OFW dyan na walang sawang sumusuporta ho dito sa ating munting programa, saan man sulok ho kayo ng mundo, naroon ngayon. Isang magandang umaga, hapon, gabi sa inyo po lahat mga kababayan. Good morning, Philippines, Luzon, Visayas, Mindanao. Happy Friday ho, happy weekends po mga kababayan, especially ho yung mga nandirito sa Pilipinas ha. Oh, sukat akalain nyo ganun-ganun lang, Biyernes na naman ano mga kababayan, napakabilis ho talaga ng mga araw. Ang bilis ho ng araw, mabagal lang ho ang pag-aresto dyan kay Pastor Kibuloy. Araw lang ang mabilis mga kababayan. Oy, bati-bati tayo konti sa ating mga manonood. Alasiano, Sir Jipokski. Ayan ha, BMB Chris Rose, MRI. Good morning, Chris Ulo. Mega mega love, shout out. SBAKI Bing Sikoya. Ay, Sir Anuel Jose, mega mega love, shout out. Kumusta ka na? Kumusta mo kasi yung may bahay. Marco, ayan ha, Romeo Tungol, Josie Bareno, Edwin Trinidad, Cecil Mulikan, Alim Domingo, Shiro Kunsaki, hello ma'am. Peace Angel, ayan, mega mega love, shoutout sa inyong lahat. Okay, maganda ho ang pag-uusapan natin ngayon. Kasi ho, itong si dating presidente ho ng Republika ng Pilipinas, mga kababayan, ay gumawa ho ng press conference kagabi. Kasama ito si dating representative, dati ba ito? O representative pa ba ito ngayon si Alvarez? Oo, katabi niya si Alvarez dito na walang ginawa kundi magaganyan habang nagsasalita si Digong. Oh. Ano, ballpoint. Paki-support, subscribe nyo ito si Ballpoint Man 2.0. Isipin mo, no? Habang nagsasalita ito si Digong kagabi sa press conference niya, ang dami kong tawa rito kay Alvarez, eh. Taga ganito siya, mga kababayan, no? Di mo sasabihin si Digong. Nasa tabi siya, gaganyan. Akala mo yung asong ano, yung naka-display sa jeep o kaya sa mga taxi, kotse, yung asong gumaganon yung ulo. Sabi ko, ano to si Alvarez? Palamuti. Inupo dyan sa tabi niya para may sumang-ayon lahat sa sasabihin niya. Oo, parang ano ba, nagsasalita si Digong tapos yung ulo niya, second emotion, gaganyan-ganyan, no? Halimbawa, si Digong sasabihin, ito sa West Philippines, ganyan-ganito. Tapos makikita mo yung mukha ni Alvarez, gaganyan. Hindi napansin, parang robot, no? Oh? Ayoko naman sabihin para siyang tanga. Problema na, sabi ko na eh. Sabi niya, oh. Akala mo disusi ang puti. Akala mo yung puppet na ginaganon, tapos may sinulid. Oh, tapos gumaganyan yung ulo ni Alvarez, oh. Pag ginaganyan yung sinulid ng kamay. Parang ano lang, ah. Parang robot lang, ah. Parang puppet lang, ah.
Oh, ito mga kababayan, merong tayong pag-uusapan kasi itong National Bureau of Investigation at Philippine National Police, no, sa pangunguna ho nung pinaka-hepe yata nila. Regional director ba 'yon ng ito si Delbo na napapabalita pa yata na kaibigan yata personal nito ni Pastor Kibuloy. At ka-birthday pa raw, at kapag daw nag-birthday, doon pa yata ginaganap sa kanilang KOJ o doon sa compound. Tapos sinahanap niya ngayon si Kibuloy for a warrant of arrest galing korte. Parang nag-aanuhan tayo rito ah. Mga naglolokohan ah. O isipin niyo mga kababayan, itong Philippine National Police at National Bureau of Investigation, eh hanap ng hanap ho sa iba't ibang lugar, iba't ibang pwesto or ari-arian ni Kibuloy kasi kung saan-saan sila nagpupunta eh. Oh, kumbaga lahat ng pupwedeng mapuntahan ni Kibuloy na ari-arian niyang impyerno. Ay, impyerno. Ari-arian niyang, sorry, nagkamali ako. Kumbaga yung mga ari-arian niyang mga bahay at lupa, pinupuntahan ng NBI at Philippine National Police. Hindi na lang nakikita. Tapos maririnig natin kay Digong. Bago mag-press conference, nag-usap pa raw sila, nag-dinner. Hindi joke yun ha. Seryoso yung sinasabi yun sa mga reporter. Nag-dinner pa raw sila sa isang downtown, isa-isang restaurant. At wala naman daw pakialam yung restaurant, pati mga waiter. Importante, magbayad ka lang naman daw ng bill. Aba mga kababayan, medyo nakakabigla ito kasi NBI, Philippine National Police, sir. Eh alam niyo naman itong si Kibuloy is wanted. Wanted to eh. Daming warrant eh. Tapos makikipagkita ang isang abogado at dati ring prosecutor. Hindi alam ni Duterte ang batas? Nako, Philippine National Police, Sir Delbo. At yung hepe dyan ng National Bureau of Investigation dyan sa Davao, mga sir. Ano ho masasabi nyo sa sinabi ho nito ni Digong na bago magkaroon ng press conference dito, ito si Kibuloy, naka-dinner niya pa. Personal yun ha. Oh, nakita sila sa isang downtown daw na isang restaurant at binigyan pa ng DN, wala naman daw pakialam ang restaurant at mga waiter. Oh, kumbaga di naman sila pinapansin, importante magbayad lang daw sila ng bill. Ay bay, nako, kailangan imbestigahan nyo ito. Ano masasabi nyo rito? Kasi ito si Digong bigla akong nagkaroon ng press conference, todo paliwanag, hugas kamay about sa West Philippine Sea. Malamang ito si Digong kaya nagbigay ho ng press conference. Medyo kinabahan ito eh. Medyo natakot ito eh. Kasi ito si Pangulong Bongbong Marcos. Nagsabi sa isang, sa mga, kumbaga ambush interview, may mga reporter, may mga mainstream media doon, mga reporter na. Sabi niya, iniintay yata nila yung ambassador yata ng China na makabalik sa Metro Manila rito sa Pilipinas. At kakausapin yata nila, may ikipagkita sila kung mayroon ba talagang agreement itong si Digong at itong China. Abay, bigla agad nagpa-press conference. Ano ibig sabihin nun? Pinangunahan niya na, nag-explain na siya. Keso ganyan, keso ganito. Ano ibig sabihin nun? Natatakot. Pinangunahan na, naghugas kamay na agad eh, para siya yung magmukhang tama eh. Siguro sabi niya, nako, bago ko mabisto, bago ko ikanta ng ambassador ng China, kailangan gumawa na ako ng explanation. No? Kumbaga eh, kasunin ko ng mga utak ng mga DD shit para pagtanggol ako. Siguro, ganun ano, mga kababayan, ano? Kasi bigla na lang nag-press conference eh. Imbis na isipin mo, bigla na lang siyang tumayo sa rocking chair niya. Sa tumba-tumba niya. Siguro, nakahiga siya sa tumba-tumba niya.
Habang nakikinig ng kantang ano ba, sino ba kumanta ng ganitong kanta? Noong panahon siya ay hari. Na, 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 na. Si Lolo Digong, si Lolo Digong ay matanda na. Oh, habang nasa rocking chair siya, kikinig-kinig siya ng kantang yon. Siguro, narinig niya, nabalitaan niya yung interview ni ano, ni PBBM, nakakausapin nila yung ambassador ng China kung totoo ba itong may agreement, itong pamahalaang Duterte. At itong China nung nakaraang siyang nakaupo. O siyempre, may sasabihin yun. Abay, nagpa-press conference bigla! Abo talaga nga naman. Halatang ano eh. Halatang nag-panic mood. Oh, di ba? Isipin mo, ba't biglang nagpa-press conference? Tapos bigla agad nag-explain. Kay Shiro sinabi niya sa KC, do sa Prime Minister ng China na diniretso ko na. Sinabi ko, kukuha kami ng langis sa West Philippines. Ikaw, may kaya mo sabihin yon? Mukha kami pinag... Dinirekta ko na, sabi niya. Dinirekta ko na. Sabi ko, Mr. President, kukuha kami ng langis dyan sa West Philippine Sea. Diniretso niya na raw ng ganun. Para bang ang gusto niya, isipin natin, eh matapang siya. Nakamputik. Huwag mo nga kami pinagbobobola, Digong. Oh, kaya nagpaliwanag na siya eh. Kung ano-ano na sinabi niya eh. Ay, bakit dati di mo sinasabi yan? Kung kailan nakababa ka na, wala ka na sa pwesto, tsaka mo kinukwento yan. Eh, pwede mo naman sabihin dati yan. Sabihin mo, nagpanic mood ka lang. Kasi pag uwi nung ambassador ng China, ulit dito sa Pilipinas, galing doon sa bansa nila, eh, kakausapin ng Administrasyong Marcos, may ikipag-usap sila, at tatanungin nila kung may katotohanan ba to at ano-anong mga agreement yon. Kaya siguro nag-press conference ka, pinangunahan mo na, nagugas kamay ka na. Ah, Lolo Digong. Nagpanic mood, no? Biglang nag-press conference, no? Obvious eh, no? Siguro, biglang nagtawag ng ano yan, ng mga reporter. O, tawag kayo ng mga reporter, magsasalita ako. Ay, talaga naman. Obvious na obvious yung mga galawan. Ano? Isipin mo, ba't biglang nag-press conference yan? Anong meron? Anong meron? Tapos sabi niya pa eh, yung loyalty daw ng mga military or AFP at PNP, wala raw kay President Bongbong. Dakan, no? Ang hilig nyo mag-mind conditioning, ang hilig mo mang-bluff. No, Digong? Ang hilig mo mang-bluff, sir. Paano mo naman nasabi na walang loyalty ang Philippine National Police at Military AFP kay President Bongbong? Ikaw nga ang walang loyalty sa Philippine National Police. Bakit? Asa na yung pinangako mo about sa war on drug, na kung saan poprotektahan mo yung mga taga-Philippine National Police about sa war on drug? At kapag may nakulong, eh, sabi mo, bibigyan mo agad ng pardon para laya agad. Kumusta naman yung mga polis na nakulong, na nakapatay sa isang minor de edad kay Kian de los Santos? Ha? Ha? Nasaan na? Naprotektahan mo ba? Nabigyan mo ba ng parol? Wala. Nakakulong sila ikaw. Nandiyan sa bahay sa Davao. Nakaupo ka, nakahiga ka sa tomba-tomba mo. Ikaw ang walang loyalty kasi yung sinabi mo dati, hindi mo nagawa. Ha? Ano? Naprotektahan mo ba? Yung mga pulis na nagkaroon ng pagkakasala dun sa war on drug na ginawa mo. Nagkamali sila sa mga operation nila. May mga nadamay na inosente. Naprotektaan mo ba sila? Tapos sabihin mo, ang PNP at AFP walang
walang loyalty daw kay PBBM. Nako po. Alokohan. May masabi lang. Para masabi lang tough. Masabi lang stronger. Masabi lang matapang. Masabi lang na makapangyarihan. Lahat sasabihin. May mapatunayan lang sa bayan. At ikaw, Digong, huwag mo laging pamumuka sa... Magaling ka eh. Magaling ka magtapang-tapangan eh. Bakit? Eh, isipin mo, lagi mong pinamumuka sa press conference mo na matapang ka, kaysa ganyan, kaysa ganito. Samantalang binuko ka ni Harry Roque. Tumawag ka raw sa kanya. At may mga military na sa paligid nyo. Sa lugar nyo, anytime pwede ka nang damputin. Ano ibig sabihin? Natatakot ka. Kinakabahan ka. At huwag mo lagi pinamumuka na matapang ka, stronger ka, tough ka. Lahat ng tao may takot. Bakit? Eh may puso tayong lahat eh. Hindi pwedeng ang tao walang takot. Lahat may takot. Eh may puso eh. Ibig sabihin, nakakaramdam ka ng kaba. Kaya wag mo kaming ano, binablab sa mga ganyan-ganyan mo. Parang gusto nyo na lang ipamukha sa taong bayan kahit wala kayo sa pwesto, eh kayo ang makapangyarihan. Kayo ang stronger, kayo ang tough, na ang PNP, military, parang sinasabi nyo nasa inyo lagi ang loyalty. Oh, sabi ni Ronwell Jose, natakot kay Xi Jinping. Eh, isipin mo siya, kung kailan tapos na ang pwesto, kung kailan wala na siya sa posisyon, tsaka niya sasabihin, kasi nga ano eh, biglang nag-press conference nga eh. Nag-panic mood kasi nga, sabi ni PBBM, pag umuwi na galing sa China, itong ambassador ng China, nakabalik na rito sa Pilipinas. Kasi ang embassy ng China, di ba, nandito dito sa Pilipinas. Ngayon yung ambassador niyan, bumalik sa bansa nila sa China. Babalik dito yan. Siyempre dito nag-o-opisina yan eh. Kakausapin ng administrasyong Marcos, nila PBBM, sila maikipag-usap about dito sa agreement. Kung meron man. O kung hindi man yun ang tawag na yung pinauso ni Harry Roque na gentleman's agreement, ang importante dito, malaman kung may agreement. Hindi na importante niya kung anong tawag, gentleman's agreement, bakla agreement, demonyo agreement, impacto agreement. Wala na tayong pakialam kung anong tawag niya kahit magandang maganda pa. Ang gustong malaman ng administrasyong Marcos dito, kung may agreement silang dalawa. Kung ano man ang tawag dyan, ha? Wala tayong pakialam na dyan. Aba siguro napanood niya ito. Nag-press conference bigla. Nagkwento kung ano mga ginawa niya sa pagpunta dyan sa China, kung paano niya kinausap yung Xi Jinping, kung ano mga sinabi niya, at nagyabang. Diniretso na raw niya si... Sabi niya raw, Mr. President. Diniretso ko na. Sabi, diniretso ko na. Sabi ko eh... Kukuha kami ng langis dyan sa West Philippines. Biglang nag... Para bang ang gusto niya, isipin natin na pinaglaban niya ang Pinas. Pinaglaban niya ang West Philippines. Nanghas siyang kumuha ng langis at nanghas siyang ipaglaban ang West Philippine Sea. Parang yun ang gusto niyang isipin natin ngayon, which is hindi naman natin naririnig dati sa kanya yan. Ba't ngayon mo kinukwento yan? Ba't dati di mo kinukwento yan? Mga style nyo na naman, anak na... Ang dami niyong laro. Sa totoo lang, Digong, ang dami mong laro. Ang dami mong itsura. Ang dami mong itsura. Patagilid, paharap, patalikod. Baka nga may pabitin pa ito si... Ang dami mong laro. Ang dami mong muka. Ang dami mong itsura.
Ang dami mong punong-puno ka ng ano, kaimpokritohan, kaplastikan sa katawan. Pinaglololo ko nyo yung tao. Oh, katulad nito mga kababayan, isipin mo ha, babalik tayo rito kay appointed ano, son of God daw. Ewan ko kung ano yung God niya. Isipin mo mga kababayan ha, yung NBI at Philippine National Police, kung saan saang impyerno hinahanap ito, ay impyerno. Kung saan saang, sorry ha, kung saan nagkakamali, tao rin nagkakamali ng salita eh. Itong NBI at Philippine National Police, kung saan saang lugar hinahanap ito si Kibuloy. Kung saan saang properties niya hinahanap. Tapos maririnig mo kay Digong, naka-dinner niya lang daw bago mag-press conference. At hindi basta sa bahay, ha? Hindi basta sa bahay. Sa isang public restaurant. Sa downtown daw. At wala raw pakialam yung restaurant, pati mga waiter. Ang importante lang naman daw, magbayad sila. Eh, sa tingin mo, Digong, yung ganong salita mo, sa tingin mo kami ang sinasampal mo doon? Sige nga, di ba, abogado ka, dati kang prosecutor. So alam mo ang batas. Alam mong wanted yung kasama mo. Tapos eh pagmamalaki mo, naka-dinner mo lang bago ang press conference sa isang restaurant. Eh isipin mo, yung ganong salita, sa tingin mo kami ang sinasampal mo doon? Hindi ba pang iinsulto yun sa National Bureau of Investigation dyan sa satellite, dyan sa may Davao? Hindi mo ba alam ang sinasampal mo ng katotohanan dito, yung grupo nung Delbo? Yung Philippine National Police? Diyan sa Davao? Bakit? Eh, isipin mo kung saan sila nagpupunta para arestuhin, iserve ang warrant of arrest para kay Kibuloy. Tapos ikaw naka-dinner mo lang? Ano to? Oh, Philippine National Police sa Davao, NBI diyan sa Davao. Ano masasabi nyo rito sa sinabi ni Digong? Dapat kausapin niyo yung tao. Dapat maimbestigahan yan. Paano nangyari yun? Na hinahanap niyo kung saan saang lugar tapos naka-dinner niya lang? At sa isang restaurant pa dyan daw sa downtown. Ewan ko kung ano yung downtown na yan. Babae. Downtown daw. Eh, ibig sabihin, wala ba kayong ka-intelligence? Wala bang pondo ang intel niyo dyan na itong si Kibuloy at si Digong kumain lang sa isang restaurant diyan sa downtown at natapos nila ang kanilang dinner, usapan? Eh siyempre, malamang pag kumain yan diyan, hindi mahina isang oras diyan kasi mag-uusap na mag-uusap yan. Sa tagal ng oras na ng pagdi-dinner nila, wala man lang nakarating na kahit isang otoridad diyan. Paano nangyari yun? Oh, eh baka sabihin na naman ng mga DD shit, nagjo-joke lang yan si ano. Nagjo-joke lang yan si Digong. Pag ganito usapan, nagjo-joke. Kapag ikakapahamak niya. Pero kapag sinasabi niya na ito si PBBM, drug addict, maniniwala kayo. Hindi joke 'yon, seryoso 'yon. Pero kapag nakakapagsalita siya na pwede niya ikapahamak, pwede siyang maimbestigahan, joke sa inyo. Ha? Ganun kayo kadidishit. Sige nga, anong utak meron kayo? Tanggal natin to mga kababayan ha. Yung pinagsasasabi ni ano, Digong, yung hari ng didishit. Sige na. Ruth, then Alan, after. Lahat kayo may tanong. Hindi ako nagbibiro. Hindi ako nagpapatawa.
wala pa akong kasi kain eh. Nangakain. Oo, ayan ha. Sa pa mismo sabi, ito ha, bago hindi lang bago sila magkaroon ng usapan about kay Kibuloy. Ito na yun eh, kay Kibuloy eh. Oh, sabi niya, hindi ako nagbibiro, seryoso ako. Ay, sabi niya yan ha. Hindi ba siya nagbibiro, seryoso siya. Lahat kayo may tanong kasi hindi pa ako kumakain. Oh, ganyan natin. Sus, maayaw pa mo. Mayor, can we hear your statement or message to your friend, Pastor Apollo Pujoloy's situation, who is currently hiding because of the warrant of arrest? Is he in an arrest order from the center? You know, as a lawyer, Nagyabang pa, lawyer I would say that you can go to court and fix your case and post it. Bail by that would be an option. But if you do not think that you will get a fair deal with this administration, because you have been talking about Marcos and everything, eh, wag kang lumabas dyan sa Tamayong. Nandyan lang yan sa Tamayong. Malaki lang ang Tamayong. Alam mo, ganito yan. Let me educate all of you. Nandyan lang daw sa Tamayong. Malaki yan, sa loob maraming bahay. Make sure na sa isang bahay nandyan siya. Because for every bahay, it should be a different search. Search warrant. Tama naman yun, mga kababayan. Hindi mo pwede ma-search ang bahay na yan at maghanap ka kay Pastor Kibuloy. You would have to get another writ. Iba-iba yan. Marami yung bahay na yan. So, mag-ikot siya dyan. Maghabulan kayo. By the time na matapos na napagod ka na, you will become a member of the Jesus Christ. The kingdom of Jesus Christ. Eh, alam mo, ang buhay ng tao, pataway, tayo no? Naman simple lang. Eh. Katoliko, trabaho tayo, prayer that someday, pag namatay tayo, maawaan Diyos, punta tayo ng langit. Di ba? O gusto ninyo sa imperno? Imperno ang gusto ninyo? Bahala kayo. Ngayon, kahanap ninyo, ninyo mahanap. It's a ewan ko Tamayong malapit dyan na malaki ang Tamayong malaki. Hello, Mayor, may mga speculation kasi that someone is nasa aking bahay ko. Look, ang kain mo ako magkatapos, mag-uwi ako. Sama tayo doon sa bahay ko. And if you can find Kibuloy there, I'm raising the ante. Ano ba mukha na pabinihan ng 100? I'll make it 200,000. Or 300. Or even 500. Ibuhos ko na lang yung pera ko para maligaya kayo kung makita niyo si Kibuloy sa bahay ko. Okay, Pastor, ikaw naman ang wanted. Huwag mo akong damahin dito.
prosecutor raw tapos. You were designated mayor as administrator of Pasong People's Property. This is his school. Nalipat ko na sa lahat ko sa pangalan mo. Gusto ka? Ano? Saan mo gusto yung parte dyan na ano? Bigyan kita. So, totoo yun ngayon? Administrator, in the sense that when he is not around, ngayon, probably in hiding, so yung somebody has to see the management of the kingdom to preserve the kingdom, not to go into waste. Sayang, nandiyan na yan. Kingdom of God niya, bakit mo yan? Clarification na mayor, the properties and the church also. So, may as a matter of fact, may tulugan ako diyan sa kingdom. Sa likod ng parang ba kapilya nila. May kwarto ako doon. Gusto kang pumunta doon ngayon. Kasama lang kailangan ko. Babae. Thank you, Lord. Alan, nakikipagtala ba? Okay. Loob lang sabihin ni Lord. But, Mayor, are you also convinced na possible itong sinasabi ni Pastor na may extraordinary condition na mangyari kapag kasi magpapakita? Well, hindi ko masyado pinag-aralan yan kasi American law yan. But it is possible may rendition. Pero tingin ko, we will post a ban at talagang available. Kung hindi available, remains sa fugitive. Pero pag available, tapos it gets his liberty. I don't think that there will be a... At sabi ko naman sa kanya, huwag ka maniwala niyang rendition ng Amerika. At kung meron lang, tawagan mo ako. So you'll advise him to come to the open? Again? You advise him to surrender, if that is all. You would advise him to surrender, if that is all. Na wala rin di siya mangyari. Wala ako kasi pastor naman, edukado na tao. Alam naman niya na ano. Hindi kami nag-istorya ng buhay niya. About arrest and everything. Anong gusto niya sa buhay niya? Okay lang. Hindi niya rin pinayuhan na sumuko. Ngayon, tanongin ninyo ako, saan si pastor? Gusto niyo mo lamang talaga? Yes. Ewan ko, pagpagpagano lang siya, tama yung... Hindi lang naman ang refuge niya, sanctuary. Wala man siya ibang bahay. Yan lang. Tama yung ano. Wala akong nalaman na he is comfortable in his tamayong sanctuary or itong kingdom compound niya dyan sa airport banda. Frankly, yan talaga ang nalaman ko. Na kung nakapunta na siya ng Manila o anong saan na lugar, wala akong alam kung may mga bahay siya doon. And I must profess my ignorance. Is it possible that you will also be assassinated? Ano ba? Assassinated because extraordinary rendition, he said that it's possible that you will be either be abducted or assassinated.
Do you think that it's possible? Maybe, because he's hiding. That is that is his belief. But why would the U.S. want to kill him? I don't know. Thank you, Delegina. Last two questions, the mayor, from Sheila Lisondra of the XRP, and then Maya Cabrillo. When was the last time you talked with the pastor? Again? When was the last time you talked with pastor? Kanina. Is it possible po na sa inyo siya mag-surrender? Hindi ko siya tatanggap eh. Hindi ako ang authority. Hindi na ako nadala ng warrant. Mag-ask ng help po siya sa inyo po? We had dinner downtown kanina. Hindi makilala siya sa mga restaurants. Thank you, Sheila. At saka walang pakialam yung mga waiter. Basta magbayad ka lang. Maya Padilio, mayroon. No, yan, malinaw mga kababayan, ha? Alinaw ho ng sinabi ni Digong. Oh. Bago ang press conference, tinanong ho nung reporter, kailan kayo huling nakapag-usap? Sabi niya, kanina lang daw. Sabi nung reporter, sinabi niya ba na susuko siya sa'yo? Hindi naman daw. Wala naman daw siyang hawak na warrant of arrest. Hindi naman daw siyang magsiserve. Tama naman yun, hindi naman siya magsiserve. Pero bilang dati kang naging presidente, politiko, tapos eh dati kang prosecutor, tapos sabi mo eh lawyer ka hanggang ngayon, aba, eh ang nakasama mo sa dinner, wanted, ang daming warrant of arrest. Naka-dinner mo lang ng ganun? Oh, sabi niya pa, wala raw pakialam yung mga waiter, importante, nagbabayad lang naman daw. O isipin nyo kasi mga kababayan, ha? Mapapaisip ke, ang NBI at Philippine National Police sa pamumuno ng Delbo ba yun? Delbo? Hinahanap kung saang-saang impyerno. Ay, impyerno. Sorry. Teka, nagkakamali eh. Hinahanap ho kung sa iba't ibang lugar ito sa Davao, itong si Kibuloy. Hindi nila mahanap. Tapos may napapabalita itong si Delbo daw. Kaibigan ni Kibuloy, ka-birthday pa raw niya, ka-birthday. Oh, pag nagbe-birthday pa raw yata, eh doon pa ginaganap, doon sa lugar nila Kibuloy. Pero yun ang namumuno pa sa paghahanap niya. Sipin mo, hinahanap ng NBI, Philippine National Police, sa iba't ibang lugar. Tapos siya naka-dinner niya lang sa isang restaurant daw, sa isang downtown daw dyan sa lugar sa Davao. Paano nangyari yun? Huh? Eh, sabi ko nga, ano kaya ang yung eto ha, wala siyang sinasabing joke dito, seryoso niyang sinasabi yan. Eh sabi ko ngayon, ganong pahayag, kayo ba sampal yon sa taong bayan? Hindi, sa gobyerno. Sampal din ho ito sa mga naghahanap sa National Bureau of Investigation dyan sa Davao, pati ho rito sa Philippine National Police Branch dyan sa Davao. Sama na rin yung national ng Philippine National Police. Eh, isipin mo, umupo sila doon. Sabihin na natin mahina isang oras doon kasi nag-uusap sila. O sabihin na natin 1 hour, sakto, nando doon sila. Wala man lang nakarating na otoridad doon. Wala man lang information nakarating sa NBI. Wala man lang information sa kampo nila Delbo na naghahanap kay Kibuloy, na nando doon si Digong at si Kibuloy sa isang restaurant sa downtown, kumakain. Wala man lang. Hanggang sa nakalabas sila doon at nakauwi. Putik. Eh, nako, ako, NBI Davao, Philippine National Police Davao, ako'y nananawagan bilang isang mamamayang Pilipino, netizen. Butante ho rito sa Republika ng Pilipinas. At karapatan kong manawagan. Eh, di ba dapat kausapin nyo si Digong? Paano nangyaring nakadiner niya yon? Oh, tapos nandoon lang daw ito si Kibuloy sa lugar ng... Ano yung binanggit niya? Sino yung mga taga-Davao dito?
Ano bang lugar yun? Sinasabi niya malaki, nandoon lang daw yun. Oh. Eh kaso sa sobrang dami daw ng bahay doon, syempre bawat search warrant, isang bahay. Oh, eh halimbawa, 100 ng bahay doon, so 100 ding search warrant. Oh, oh. Kasi ano yan mga kababayan eh. Kung tutuusin, pwedeng seryosohin yan eh. Kung ilan ng bahay doon, yun ang gawing search warrant eh. At bawat isang bahay, putik, siguro 2 pulis. Hindi kasi pwedeng isang pulis yan eh. Body-body lagi yan eh. Eh paano kung seryosohin yung sinabi niya? Kung ilan ng bahay doon, bilangin. Doon sa lugar na sinasabi niya. Tapos yun ang ilabas ng korte. Alimbawa, 200 bahay ang nando doon sa barangay na yon. Alimbawa lang, tapos 200 din search warrant ang ilabas ng korte. Anong ano yon? Anong ano yan na barangay Tamayong? Ayan, barangay Tamayong. O doon daw nagtatago. Tapos naka-dinner niya pa raw bago itong press conference. Eh liwanag, sabi ng reporter, kailan niyo huling nakausap si Kibuloy? Sabi niya kanina. Akala ko nga over the phone. Yung pala personal. Kanina. Kumain lang kami sa restaurant diyan sa downtown. Wala nang pakialam yung restaurant, pati mga waiter walang pakialam, importante magbayad ka lang. Ay malaking insulto ho ito sa mga otoridad, mga kababayan. Parang sinampal yung ano rito. National Bureau of Investigation diyan sa ano. Sa Davao, pati yung Philippine National Police. Para bang ang pinakikita nito ni Digong na kahit di na ako presidente, powerful ako. Kaya kong kausapin si Kibuloy kahit sa isang public restaurant na walang makakahuli sa kanya. Isipin mo yung ganung kwento. Parang ginagawang inutil yung mga otoridad, ano? Parang ginagawang inutil din yung gobyerno ni PBBM na para bang andating di nyo kami kaya. Nako, dapat ito, makarating ito mga kababayan sa national ng Philippine National Police. Sana makarating ito sa national ng National Bureau of Investigation. Yung mismong director ng NBI. Kasi, mga sir, mukhang kinakaya-kaya ng ni Digong yung Philippine National Police sa Davao. At kinakaya-kaya lang yung National Bureau of Investigation sa Davao. Kasi, maglalakas loob ba si Digong na i-dinner makasama niya sa isang hapagkainan si Kibuloy na kung saan ilang araw ng mainit na hinahanap, ilang araw ng mainit na pinag-uusapan sa social media o mapa-mainstream media kung nasan ito. Tapos i-announce niya, naka-dinner niya lang. Eh kailangan ako mga kababayan, ma-imbestigan to mga kababayan. Hindi ho biro yan. Ano masasabi nyo dyan, Philippine National Police? Especially ikaw eh, Sir Delbo. Pati ho yung hepe ng National Bureau of Investigation dyan sa Davao, yung ini-interview. Ano masasabi nyo rito, mga sir? Oo. Elmer Miles ko, Comboy. Baluarte po kasi, boss. Oo nga, baluarte nila yan. Pero mga kababayan, eh, otoridad ang naghahanap sa'yo. Buti sana kung sabihing baluarte, eh, ang naghahanap lang sa'yo, eh, mga taga-kanto-kanto at mga, public na netizen lang or ano. Eh, otoridad ang naghahanap, eh. Hi, DJ Byron, Music and Topic TV. Pakisupport sa sarili nga ito si DJ Byron. Kasamahan din ho natin na nagtatanggol ho yan sa Administrasyong Marcos. No, pagtatanggol ho din sa ating gobyerno. Pakisupport sa sarili nga, DJ Byron. Ayan. Music and Topic TV. Shoutout sa isa, ha? Sana magbigay ho ng pahayag ho rito ang National Bureau of Investigation dyan branch sa Davao. Pati ho yung kampo nila Delbo, yung Philippine National Police. Kasi, kung nilalaro lang at kinakaya-kaya lang, kasi nga mga kababayan, ulit ko ha, kung pinangingilaga ni Digong ang Philippine National Police dyan at NBI dyan sa Davao,
Saan kukuha ng lakas ng loob to na imbitahan niyang or makasama niya sa dinner itong si Kibuloy? Sa isang restaurant, at sabi pa wala raw pakialamang restaurant. Hoti mga waiter, importante magbayad lang daw. Isipin niyo yung mga kababayan. Isipin niyo yung ganun. Oh, eh kasi kung nilalaro lang ni Digong yung mga NBI dyan at Philippine National Police, oras na siguro para ang Philippine National Police National at NBI National gumawa ho ng isang task force na wala nang kinalaman sa Davao yung mga personal na dadalhin niyan. Mga personnel. O yung mga NBI agent or yung mga NBI mismo. O pati mga Philippine National Police personnel na manggagaling dyan sa national. Bumuo kayo ng isang task force siguro, grupo, at papuntahin nyo dyan. Eh, mukhang nilalaro lang kayo ni Digong. Isipin mo kung saan naghahanap. Isipin mo araw-araw naghahanap yung NBI at Philippine National Police. Nagpupunta pa raw sa iba't ibang mga properties nito ni Kibuloy. Tapos siya naka-dinner niya lang. Ano yun? Putik talaga. Eh, nasa inyo yan, NBI Davao or Philippine National Police Davao. Kung walang kwenta sa inyo ang ganitong pahayag, kung sasabihin nyo, eh, joke-joke lang yan. Ha? Nasa inyo yan, kung sasabihin nyo, joke-joke lang yan. Pero bilang isang otoridad, eh, kinakailangan ba, eh, ipa... magbingi-bingian ba sa ganung pahayag? Kasi wala siyang sinabing joke doon. Actually, sinabi niya pa nga, bago siya tanungin, eh, seryoso siya. Hindi siya nagbibiro dahil nagugutom na siya. Ang dami pang tanong ng mga reporter. Oh, nasa inyo yan. Ha? Pero tingin nyo, mga kababayan, National Bureau of Investigation Davao, Philippine National Police Davao, kung ang nagsalita doon isang Juan de la Cruz, hindi si Digong, at sinabi may nakausap siya, nakasama niya sa dinner sa isang restaurant, ang isang pinaghahanap nyo, isang wanted. Malamang lusubin nyo agad yung Juan de la Cruz na yun eh. Bakit? Eh Juan de la Cruz, mahirap lang. Ha? Kasi kung tutuusin, dapat niya, puntahan nyo na ito sa bahay niya eh. Tanungin ninyo eh. About doon sa ginawa niyang ano, ginawa niyang salaysay na... naka-dinner niya lang si Kibuloy. Tapos binigyan pa ng diin. Wala naman pakialam yung restaurant. Yung mga waiter nga, walang pakialam. Importante, magbayad ka lang. Isipin mo yung ganun pahayag. Diyos ko po. Ano na nangyari? Oy, si DJ Byron, may binabahong link. Oh, ano yan, no? Debate with DD Shit. The vlogger. Oh, may nakadibati yata ito si DJ Byron. Eh, panoorin nyo na lang po mga kababayan. Anyway, tignan nyo natin mga kababayan. Hindi mo natin alam. Pero sigurado naman yung ganitong pahayag makakarating sa NBI, Philippine National Police. Nasa kanila na lang yan kung magbibingi-bingihan sila o iimbestigahan nila yung ganitong statement. Nasa inyo yan mga sir, ha? Okay, maraming salamat po mga kababayan. Kita-kita tayo sa panibagong live, panibagong vlog. Paalam po pasamantala ang inyong lingkod, Host Chris Ulo. Lagi po natin tatandaan, don't follow the majority, follow the right way po mga kababayan. Kita-kita tayo mga. Bye-bye.